Hello, good morning po. Mag-update po ako ngayon Saturday. Bali kagahapon po is hindi ako nakapunta kasi focus ako dun sa PaySix. So, bali sila po is may pasok today. Pero half day lang po yan kasi iinom yung mga yan. Mamapalaban sila. Birthday po kasi ni Ray today. Ayan. So, bali nagbibistay na sila para po sa plastering. Ayan, no? So, bali, ang buhos po namin, schedule po namin ng baka po Monday po, kasi hindi pa namin natapos yung paglalatag ng sapen para sa islab. So, bali, yung mga poste natin, natanggalan na po nila yan, ng forma, tapos dalawang bintana po ilalagay natin dito. So, meron din po tayo nilagay na beam dito, aakit po ako sa taas para makita natin. Yung front extension natin halos okay na, nakatayo na. So, ang prepared po ni ma'am gamitin dito is bricks at saka may combination ng tiles. Ayan po. So, bali po si ma'am, nagtatanong siya dun sa tiles. Yung tiles po pala is wala pa kami yung para sa hagdan. Tapos gusto rin ni ma'am i-tiles yun dito. So, madali na lang naman yung kasi konti lang naman. Madali na lang natin ipasok dito sa unit. Pero majority po na tiles na gagamitin is okay na po. So, bali po dito, since sinarahan po namin dito, sarado na doon, eto na lang po yung pinaka-access namin. Pero titibagin po namin yan after ng matuyo na yung pinaka-buhos ng islab. So, ito lang po yung access para ma-set up po yung mga tukod. Ayan po. So, ito rin po yung mga sinalo naming kahoy. Doon po sa, kakatapos lang namin project dito rin po sa pastry. So, ayan po. Marami siyang tukod dyan. Picturean ko pala. Hindi ko na-picturean. Ayan po. So, bali po dito, lahat po ng tubo para sa tubig, para sa drainage is babaguhin po natin. Kasi syempre, sa mga nakaraang vlog ko is hindi na po tayo sigurado dun sa mga nakalatag dyan ni Lumina na mga tubo. So, halos lahat naman po na nagawa namin is binago po namin. Ayan po. So, bali, half day lang po. Tapos, weldo rin po nila. So, bali po yung taas, ikot-ikot lang po kasi yung tao namin. So, ito nga po pinutol ni Ray, ikakapit na lang po namin yan. Ayan, ma'am, pasensya na po ulit kasi may times talaga na pinuputol ni Ray, may times na hindi na niya pinuputol. Pero, ayun nga, ako nga sabi ko, dapat hindi niya na pinuputol kasi trabaho din yun. Pero, pwede naman natin siyang ikabit ulit. Ayun, depende po kasi talaga sa nagpapagawa kung gusto nila. Actually, pinuputol ni Ray kasi nga po, pag may handrail pa dito, medyo masikip. So, ang gusto yata mangyari ni Ray, idugtong na lang para mas maluwag. Kaso, syempre, meron tayong mga kliyente na iba-iba ang choice. Meron gustong i-stay, meron naman putulin na lang. So, ayun ma'am, pasensya na po, ikakabit na lang po natin to. So, ito yung hallway grills ni ma'am. Tapos ilipin po natin dito yung pag-setup po para sa buhos. Picturean natin. So, bali ito, tinatapos na lang po nila. Ayan siya, oh. Ayan po. Tinatapos na lang nila yung paglalatag ng mga bakal. Then, Monday po ang schedule ng buhos namin. Sana nga po maganda yung ating weather. So, meron din po siyang beam. Ayan, both side. Ayan po. So, yung wirings po, si Ray po ang maglalatag niyan. Wala pa kayo nakikita dyan na para sa wiring. Si Ray po ang bahala dyan. So, by Monday, mag-birthday muna siya, Char. Sara lang natin to ulit. Dito rin po sa likod. Bukas natin to. Ayan. So, bali,
Inuka mo po natin ng konti yung sa islab ng CR. Then, para makakapit din po yung ating mga bakal dyan. Ayan, meron din po siyang beam. Ayan, si Kuya Limuel, tinatapos na lang niya yung pagsisetup ng ating sapen sa islab. Ayan po. Dapat po ngayon po yung ano neto, buhos. Kaso syempre, mapapagod naman po kasi sila half day tapos pagod na pagod. Tapos yun nga, syempre mapapakain po si Ray kasi birthday nga po. So sabi namin by Monday na lang din. Ayan po. So 1 week, almost 1 week lang po ito. Ayan po siya.